Nagkaroon ng panibagong inspirasyon sa pagiging mabuti at tapat na katiwala ang mga Adventista sa Eastern Laguna District sa idinaos na Stewardship Fellowship ng distrito. Ang mga espesyal na kaganapan sa mahalagang pagtitipon, balitang hatid ni John Miguel Flora. Ako'y ahayo katiwala ng Panginoon. Sa ikalawang quarter ng taong 2022, isang espesyal na programa ng Sabbath patungkol sa stewardship ang naganap dito sa Siniluan Seventh-day Adventist Church ng Eastern Laguna District ngayong June 11, 2022. Panauhin ng programa ang Stewardship Director mula sa North Philippine Union Conference na si Pastor Jerry Estabillo, gayon din ang South Central Luzon Conference Stewardship Director na si Pastor Joshua Baldera. Sa isang pahayag ni Pastor Baldera, idiniinya na ang pagiging katiwala ay estilo ng buhay ng isang tao na tinatanggap ang pagkapanginoon ni Kristo, lumalakad na kapartner ng Diyos at kumikilos bilang kinatawan ng Diyos na pinamamahalaan ang kanyang gawain dito sa lupa. Isa pong pribilyo na nakarating dito sa Siniloan Church, sa kanaunahan, nakita ko ang kasigasigan, katapatan ng mga kapatid sa kanilang pagiging katiwala sapagkat sa kabila ng maraming hamon sa buhay ay nagtitiwala sila at nunawaan nila kung ano ang ibig sabihin ng katiwala. Isa rin sa mahalagang parte ng fellowship ang paggawad ni Pastor Jerry Estabillo kay Pastor Ernel Garzula, gayon din sa Pangil SDA Church bilang isang stewardship compliant servant at pag-abot sa grado ng 93% o katumbas ng Gold Plaque Award. Nangangahulugan ito ng paglago ng Pangil buhat ng simula ng evaluation ng Iglesia. Bilang isang treasurer, nais ko na tayong lahat ay lumago at maging tapat sa Panginoon sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao. Lalo na sa bilang isang mga katiwala ng Panginoon, kailangan unahin natin siya dahil sabi nga lahat ng bagay, lahat ng nasa atin ay sa Panginoon. So nais lang natin na ibalik talaga kung ano yung para sa Panginoon. So doon tayo pagpapalain at ang plaque na ito ay isang katibayan na aming natanggap na kami po ay lumago at lalago pa sa pangalan ng Panginoon. Natapos ang fellowship sa isang pagbibigay ng token of appreciation ng District Coordinating Council, gayon din ng commitment message ni Pastor Estabillo at commitment prayer ni Pastor Baldera. Sa ating pagbibigay ng buong kaloob sa Panginoon, hindi niya tayo pagkukulangin bagkus tayo ay kanyang pagpapalain. Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa mula dito sa Siniluan, Laguna. Ako si John Miguel Flora, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.